tinatarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka, ni Ka-Rex Cayanong. Sa Target. On air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito ating kausapin ang legal counsel ng Purigay Family. Nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Quirino Isguera. Magandang hapon, Attorney Quirino Isguera. Magandang hapon po, Ka-Rex. Opo, at Attorney, salamat po sa pag-udlak ko sa tawag ho natin. Tayo na papakinggan po sa DZME. At ano ho to? Na isang panahon sa Quezon City Prosecutor Office, yung tatlong count of murder o frustrated murder laban ho kay Dr. Chow? Yes po, kahapon po ng hapon, ay isampa na po ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Camp Karingal po. Apa? Ang kasong multiple murder at frustrated murder, pati po isang kaso ng violation of Republic Act number 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 po, and malicious mischief amounting to 80,000 pesos po. Apo, Attorney, i-educate lang ho natin yung ating mga televiewer para lang ho alam ho nila ano ho yung punot dulo. Tama ho ba yung pagkakaintindi ho namin nung huling makausap ho namin na Vice Mayor pa ho nun, si Vice Mayor Oric Purigay, na ang pinagmulan lang ho nito yung hindi ho siya nakapag-renew nung doon ho sa kanyang animal clinic, na ang problema naman naandun ho sa barn, na wala ho sa problema sa tanggapan ng Office of the Mayor sa Lamitan City, Attorney? Yes po, ganito po yun. Yung assailant or gunman na si Dr. Chow Chow Yumul ay nag-operate po sa Lamitan City ng infirmary clinic and an animal bite clinic. Apa? Nung malaman po ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, na nag-operate siya na walang permit, sinulatan po si then Mayor Rosita Purigay na ipa-implement ang cease and desist order ng pag-ooperate ng clinic niya hanggat hindi niya nakukumply yung mga requirements sa BARM. Apa? Ang ginawa po, binigyan po ng mayor pati na ni Vice Mayor Purigay siya ng due process. Nag-isip po ng resolution para po ipa-comply po sa kanya. Ang nangyari, hindi po siya nag-comply, so pina-implement po ng BARM ang cease and desist order sa kanya. Doon po namula ang galit niya sa kay Mayor Rose Purigay, apa, pati sa mga empleyado po ng City Hall ng Lamitan City. Kaya binanatan niya sa Facebook niya hanggang leading to the filing of more than 60 cases of cyber libel. Attorney, kumbaga, yun yung naging basihan ni Doktor para wasakin, siraan yung credibility ng family Purigay. Dahil lang ho doon? We believe so. Wala na ba pong ibang rason? Kasi po, ang clinic niya, ang infirmary clinic niya, pati animal bite center, ay napakalapit, right across Lamitan City Hall po yan. Apo, at bago pa man ho yung insidente, kumbaga nahaharap ho dun sa 17 case ng cyber libel itong suspect na to, at isinampa ho ng family Purigay, at meron pala ho itong warrant of arrest na kumbaga nagtatago pa nung last January 2021. Tama ho ba, Attorney, pagkakaintindi ho namin? Yes po, totoo po yan. Since January 2021 ay nagtatago siya. Kasi po, yung 7 cyber libel cases niya, nag-jump siya ng bail. Ayaw niya mag-attend ng hearing sa Zamboanga City. Apa? Sa Regional Trial Court Branch 12. Branch 12 under Judge Gregorio de la Peña III. Nung kinonfiscate at pinurpit ni Judge de la Peña ang kanyang ban, siya'y nagalit at may mga posting sa Facebook po. Apa? Na nagalit po si Judge de la Peña. Kasi ang posting ay against sa kanyang pamilya, pati sa pamilya ng kanyang clerk of court. Ang nangyari po, pinorpit ang kanyang bail ban. Apa? Kaya mayroon siyang 7 warrants of arrest at sinight siya for indirect contempt po. For imprisonment of 60 days plus a fine of 20,000 pesos po yan. Apa?
So all in all, naging 8 po ang warrant of arrest niya. Mula noon, hindi na po siya nag-attend ng hearing. At ang ginawa ay pinatransfer, nag-request sa Supreme Court, ang hearing niya na-transfer sa Regional Trial Court Branch 1 Basilan, and the transfer ngayon pending sa Regional Trial Court Branch 10 Davao City po. At nung ma-arresto nga at makulong ito si Doktor, at medyo iba ho yung kinukwento ho niya, ano ho masasabi ho natin regarding ho dun sa talagang parang wala hong katapusan yung paninira nito ni Doktor dito sa family Purigay eh. Yes po. Ano po masasabi ho natin doon para naman ho malinis yung pangalan ho ni na Mayor Orick Purigay? Wala pong katotohanan na may involvement si Mayor Rosita Purigay pati si Mayor Roderick Purigay sa droga. Unang-una po gusto naming ilatag na ang City Government of Lamitan ay awardee po ng Seal of Local Good Governance. Isa po dyan sa mga mahirap na requirement bago ka makakuha ng pinaka-coveted na award na yan ay 30% of your barangay is practically drug-free po. So doon pa lang lumusot na kami. Pangalawa, si Mayor Roderick Purigay at Rosita ay merong clearance carrying sa PDEG or Philippine Drug Enforcement Group na wala silang kinalaman sa mga bintang niya na link sila sa droga. Pangatlo po, panahon po yan ng ating padating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Wala pong kaso mula naluklok si President Duterte, si Roderick Purigay, Mayor, at si Mayor Rosita Purigay involving illegal drugs po or droga. Apo, maging si Mujib Hataman, pinuna yung allegation ho ng gunman na sangkot naman o. Si yung dating alkalde dun ho sa kalak ng illegal ho na droga. Kaya nagbigay agad ng statement ho dito si Mujib Hataman para linisin at mali yung mga ibinibintang ni Doktor. Tarex Cayanong. Target on air. Yes po, hindi po, wala pong katotohanan yan. At sa ngayon po, nagkausap na ho ba kayo ni Mayor Orick Purigay? Kasama ho ba siya nung umatindin ho dun sa graduation ho nung anak ko niya? Kasama ho dun sa sasakyan? Yes, hindi po sila magkasama ng sasakyan pero nandoon po siya sa premises. Kasi po, nauna lang si Mayora, nakasakay siya sa first vehicle. Ang kasama niya ay yung driver, ang anak na si Hannah Rose Marian Purigay, yung graduating student, yung gagraduate. Yung namatay na si Victor Capistrano at si Corazon Aroy, yung hindi natamaan ng bala na pinagbabaril din. Apo, at ano pong tulong ang pwedeng maibigay ho ng family Purigay dun ho sa pamilya ng kanyang security aide na si Sir Victor Capistrano, attorney? Sa ngayon po ay nandito sa Cosmopolitan Chapels ang katawan ni Mayor Rosita Rose Purigay at ang kwan po ni Victor Capistrano nandito po. Apo, at sila po lahat ang sumagot sa expenses nito at saka sa pagdala po nito ngayong either Thursday or Friday para sa Lamitan City po. Apo, at maging ang Ateneo de Manila University student government ay kinukundi na yung pamamaril at nananawagan din sila ng hustisya para ho sa tatlong napas lang ho. At ano po masasabi natin, attorney? Ang pamilya Purigay po ay humihingi ng hustisya sa krimen na nangyaring ito. At gusto namin pong ipaabot na wala pong katotohanan ang mga pinagbibintang sa kanya. Sa kay Mayor Rosita Purigay at sa kay Mayor Rose Purigay po. Apo, ang pamilya Purigay po ay nagsampa ng kaso nung niyurakan ng kanilang karapatan. Sila po ay mga mabubuting tao at mabubuting opisyal ng gobyerno na servisyo po sa bayan. Apo, attorney, kasi personal ako po, binisita ho namin ang Basilan Province, ang Lamitan, inikot ho namin, kinausap ho namin ang bawat barangay official, bawat community, at nung panahon ngayon na ini-involve ho doon ni Doktor, at lahat ho yan puro negative yung ipinupukol ho sa kanila. Maraming salamat po, Rex Cayano. Apo, attorney, baka meron ho kayong... balik kailan po yung nakatakdang arrangement nito, attorney? Hindi pa po final lahat, pero either Thursday po or Friday ay dadalhin na po ang Salamitan City ang ni Mayor Rosita Purigay po. Apo, pati si Victor Capistrano po. Apo, baka meron ho kayong mensahe, attorney, Kirinis Guerra, kausapin yung ating kababayan. Ang pinapakiusap po namin sa ating mga kababayan
na sana po ay i-evaluate muna ang mga statements bago po tayo maniwala sa social media status po ng social media natin ngayon. Napakadali po manira ng isang tao. Kami po ay umaapila na sana bago kayo humusga at bago isang tao ay husgaan, ay tingnan po ang background at alamin kung ano talaga ang totoo po. At hindi basta-basta na lang humusga sa isang tao. Apo, maraming salamat po, Karex. Apo, attorney, dagdag ko lang. Kumbaga, sobrang bait ni Mayor Orick Purigay. Dinaan na lang ho dun sa legal ho na proseso kahit na uwi na wasak ho sila. Gamit ho ang social media. Kumbaga, kami mismo saksing buhay. Paano ho namin nasubaybayan yung kaso na yan? Maraming salamat po, Karex. Apa, salamat po, Attorney Kirina Isguerra, Legal Counsel ng Purigay Family. Attorney, ingat po kayo palagi. Likos po. Salamat. Ito ang programang walang patawad sa kalaban ng mamamayan. Walang takot sa mga tiwali sa pamahalaan. Kung salot ka sa lipunan, sapul ka ni Karex Cayanong sa Target On Air. Ara sa Pilipinas sa 3:27 ng hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Eh kaya kabisado ho namin yan eh. Dahil halos one week ho kaming nag-ikot dyan ho sa Lamitan City, dyan ho sa Basilan Province. At personal ho, tinutukan ho namin yan. At pagkatapos lang ho nung interview ho namin, binitawan na ho namin yon. At hindi rin ho sukat na kalain ho ni Mayor Orick Purigay. Kumbaga, hahantong ho sa ganun. Kasi mabait ho, personal ho si Mayor. Bakit kam? Abay, kung sa iba ho yun, eh, alam nyo na iniisip ho natin. Eh, ang ginawa ho ni Mayor Orick Purigay, eh kasi nung panahon nakakausap po namin, sabi ho ni Mayor, eh hindi ho, at kinausap nga ho niya lahat ng kanyang close-in security na kung maaari, wag na wag niyong gagalawin, wag niyong papatulan. At daanin ho natin dun ho sa legal ho na proseso, at kapag ka ho nanira ho sa Facebook, sa social media, i-print out niyo, at ipapail ho natin bilang cyber, kaya ho naipon ho yun eh. Kapag naninira ho siya, ipiprint ho yun, isesave ho yun. Tapos ipapail ho yung kasong cyber. Kahit na sino naman ho mayor eh. Diba? Yung aso nga ho, pag apaka mo yung buntot, nangangagat eh. Eh, mabuti nga ho si mayor. Sobrang bait eh. Hindi lang ho nila akalain na hahantong ho sa ganun. Diba? Kaya minsan eh, kapag hinasabi ho ni President Digong, kailangan pag mayor, alam mo na yun, di ba? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.